In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming to this last one, we confess us as a Lord for pardon our sin. I confess, O Almighty God, that in you and our sins, that I have been ashamed of my thoughts and my words, and what I have done, and what I have failed to do, from my fault, from my fault, from my most heinous fault, therefore it was as a Lord. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble and mighty of the glorious Lord, charity embrace not only our needy brothers and sisters, but also the animals of the fields. Behave you in the most splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that they may be in your virtues and be contented in the state of which God has placed us. And give you in strength and courage of those who may follow the footsteps of the blessed Redeemer. In his most afflicted matter, that at last to be reached the kingdom of heaven to the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things, by your shining sun of the vision and dust from morning, in material pleasures that made you nearer to what was supernatural and divine. Praise and pardon that I may continually grow to reach what in God's grace. By your powers and sweet power as a means for daily of holiness and daily work, friendship with God. Give glory to the heart and make us poor in heart and spirit. O Lord, you have given to the world the glorious apostle of humility, Saint Martin the Forest, right? And strengthen our studies and your station, and our efforts confirm our hearts and humble heart of the crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. You may now ask for the favor you wish to obtain in the intercession of Saint Martin. Saint Martin in the Forest, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and our hearts for you with great confidence in your goodness and powers. The favor of the Spirit of God encourages us now to ask your intercession. We ask your most humble prayer and assist us from your grace in heaven. In your word here on earth, spend your life loving God in your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and make a divine position to give us health of soul and body. Amen. O God, by your grace, who sinners we are made just, and through pitiable made blessed, stand we pray by your words, stand by your gifts, that those justified by faith may not lack the heights of perseverance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. God, who reached the hearts of men,
petições, aprovado é a graça em vós e vive no verbo, de aspas, vida e classe. Que nem nós estemos a gente em verba e raça, para que o Pai da paz, da imensa fé e forte. Vai ter a vida e oportunidade de acontecer, vai ter a vida e fez, quando chamamos Thank you.
Jesus said to his disciples, as the Father has loved me, so I have loved you. Live on in my love. You will live in my love if you keep my commandments. Even as I have kept my Father's commandments and live in his love. All this I tell you, that my joy may be yours, and your joy may be complete. The Gospel of the Lord. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong linggo, ay binigyan natin ng pansin na ang sino mang nananatili kay Jesus ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ngayon po sa Ebanghelyo na ating pinanggit ay bahagi rin po na ipinahaya po natin kung Martes. Parang po si Panginoon po isa po na humihiling sa atin ay sumusunod sa ating mga Diyos. So yung pag-ibig at ang utos ay hindi pwedeng pakiwalayin. Hindi lang tayo dapat sumusunod sa utos. Ngunit tayo dapat sumusunod sa utos ay gawa na ito ay may pag-ibig. Sa lugar ng utos ng Diyos ay ang utos ng Diyos ng pag-ibig. At ang utos niya ay mutiyang mo natin ay utos ng pag-ibig. So, maraming po lang sa akin pinagtitibay. At makita po natin kasi sa pangalan po ito, ano sa akin ang buhay ng pangalan? So that your joy may be complete. So, mahirap sumunod sa utos kapag wala kang ibig. Madaling sumunod sa utos kapag may pag-ibig. At naging madali ang utos, kahit na hindi mahirap, gawa mo ang pag-ibig. Pasabi na rito, ay magiging dala ang ating kadalakan sa pagsunod ng utos ng Diyos. Alam mo ito, ipatuloy na tinutunan, sabi nga mo natin ang pastoral exhortation ng ating Papa, Ibanghelyo Gaudium, the joy of the gospel. Kasi yun yung kanyang mensahe, ang utos ng pag-ibig. Kaya yung bahagi ko na ako sa ipatuloy natin yung pangalanan sa buong kapatid. Na walang iba, kundi turuan tayo ang ibig. Dahil sa pamamaraan na yun, doon natin mo tawahan ang kanyang mga utos. At doon natin mo ang tawahan din yung kanalasala ng pag-ibig. Ang pag-ibig po ay hindi kung ano lang ang gusto gawin mo, kung ano lang ang gusto gawin mo. Kapag talagang namin naman din na ito ay isang pag-ibig, ay makikita natin ako sa ay sumusunod ito sa utos, lalo-lalo kapag nag-usapan natin yung utos ng Diyos, ay maunawahan natin ang pag-ibig. Kasi yung pag-ibig
utos na may pag-ibig ay doon magbibigay ng tunay na kaligayahan sa pag-anak. At ang pag-ibig na sumusunod sa utos ay magpapakita na ito ay nagbibigay ang tunay na pamahal sa ibig. Kasi po kapag inalis namin ang utos sa pag-ibig ay magkakaroon ng kabuluhan. Walang order. Kasi hindi mo ngayon maratakot kung ano yung maging pangangalan ng pag-ibig mo. At pag-ibig ka po kapag wala ang utos, baka mag-ibig mo, hindi yung inibig mo, kundi yung sarili mo. Kasi ang nasusunod lamang ay ang sarili mo. Pero kung parusihan po natin yung mga utos ng Diyos, yung mga utos ng Diyos na ito ay gamay para sa isang taong umiibig, para malaman ang talaga yung kanyang pag-ibig, para maipakita niya ang kanyang tunay na pagmamahal sa kanyang iniibig. Yun yan ay yun yung magiging makatao na ating pangantay. Direksyon na patutunguhan ng tao na higit na makamunta. Bagaman ito kung isa ay nagbibigay ito ng mga problema sa mga sitwasyon na maaaring ilan sa atin ay nabibigay. Matulad po ang bawa na utos ng pag-ibig na makita po natin na nakapagigil na kung saan ay naharap o isa yung tao na ginagalawa natin na tunay na kundi yung pera na yun ay nakatatangin sa ikabubuhay ng tao na pinagunan mo niyan. Kakibagali po dito yung kahit na yun ay pera na yung gobyerno. May siguro sabi natin na yun, yan naman ay pera ng tao, pero hindi pa nangyayari. Kapag ginawa mo yan, sabi na lang, so, kaya yung progreso na hinahanap at hindi natin makita, bakit? Kinuha mo. Dadapat mo sa mga tao na kung saan ito ay nakatalaga. Na maaaring pwedeng sabihin natin ang kasama na doon. Kaya, isang tao na yung kung ano sa atin ay yung pag-ibig na dinudulog na Yesus ay hindi po isang kaote, hindi po isang pagulo, hindi po isang kaalanti na kanya-kanya na naman ang interpretasyon na makita ang natin. No. Ginagalang makita natin ang tunay ng pag-ibig na ito. Dapat ginagawa yung tayo na kumahal ko yung nakatulog ito na higit na kapagulihan. So, tinakawa ko na higit na nakaparami. Sa higit na nakaparami. For the good of the common. For the common good.
ipadalangin namin sa Panginoon. Na lumalim yung aking uri ng pag-ibig. Lumalim yung pag-uri ng pag-ibig sa pag-uri. Nakita natin ngayon. Yung pagkasakatumara natin ng batas. Dapat may kaakibat ng pag-ibig. Maganda po na tayo sumusunod sa batas. Gawa natin ko yung batas. Pero sa kanahibat natin ang pag-ibig. Pangalawa, ay isa na mo na ako sa pagkakitaon natin na yung ating pagmamahal, magiging ay pagmamahal na sa kapatid mo, sa magulang mo, sa asawa mo, sa bayan, sa simbahan, ay dapat makita natin na isang kapatid sa ating kapwa ay dapat makita natin na magkano ay naman pagkawal sa batas na itinakda sa atin. Na kung tusin mo kaya makita natin na ah, ito, nakikita ko talaga yung romano na ito. Bakit? Nasunod ako eh. Nasunod ako sa batas na itinakda. Kung ito man ay yung tinakda sa loob ng bahay, yung batas na tinakda, kasi mayroon niya ba ang household, may batas yung mga magulang, kung isa kayo yung mga hinihingi yung mga anak sa mga magulang, na kung maaari ko kayo'y magiging pamantayan ng kanyang pag-virus, i-respeto natin ito, pangalagaan natin ito. So, ito yung patuloy na paglingkapan sa bawat membro sa loob ng tahanan. Maging tumalo sa loob ng tahanan, sa loob ng lingkuran, sa loob ng simbahan. Ay huwag namin kalimutan na ang pag-ibig natin ay ginagabayan ng mga batas. Kaya sana lumalim yung pag-ibig natin dahil ganito para natin ang mga batas. Pero pwede pa naman natin sa mga pag-uwi naman. Lalo-lalo po sa pag-uwi ng pag-aulayan sa atin na makita po natin ang ngayon kung yung Webes ay tayo na sa tulong ng isang pamilya, ang aking mga kapatid na mga may sakit. At kung maging bahagi yun, nung mga dinuto ng isang pamilya ni Paulus, ay kung yung mga dinuto ng maharapin na inangalak sa tulong, ay talagang nagsisimbang ni Paulus. Kung isang pamilya, pero sa dati po, yung patuloy natin panalangin sa pangisakit na maging bahagi ng mga kumusyon ay huwag natin kalimutan na ipagkasalan sila. Hindi ba ako sa panahon ay pinapanalangin natin ngunit sa nato ay maging bahagi nyo na maging bahagi na natin buhay na ilahan natin ang ating sarili sa patuloy na panalangin sa pangisakit. At ito makita natin yung pagmamahal natin kay San Martin de Porres, yung aming pagmamahal sa Diyos, ay sigurado na ako, bakit? Naging instrumento tayo ng Diyos para kay padalangin, para kay padalangin ang mga kapatid natin kay karamdaman. Kamangalan na ininuturong natin sa harapan ng buong may kapatid. At yun yung isang halimbawa ng pamantayan na matutunan natin ang talagang ako ay
Minsan mga remorse, kasi hindi na lang ako hapon sa iyong request. Na huwag kalimutan na makaisa sa dalawang pagdilugo ng misa. At magpatawanin ang lahat ng mga Kristo. At sigurado, lalalim sa inyo ang kapulungan ng sinasabi ni Jesus na pag-ibig. At ito po ang sama-sama ko sa pamamagitan ng litania sa karangalan ni San Martin Porres. Son of St. Dominic. Pray.
My brothers and sisters in all prayer of faith, let us appeal to God for our brothers and sisters. God, please strengthen us to be so divinely. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free us from all harm. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick here present. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist all those in the care of the care of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters. When all we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Blessed be God who hears our sin cries. Praise you, God, Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, the only begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Praise you, God. Thank you.
Father in heaven, through this holy one, grant